Hi guys, welcome back sa ating channel. Today's video, isa-share ko lang sa inyo kung paano ko mini-maintain or anong maintenance ang ginagawa ko para mapanatiling maganda yung quality ng kanyang print. Sa printer naman, simple lang naman ang maintenance niyan. Ang the best way talaga niyan is dapat araw-araw mo siyang ginagamit. Or dapat sa loob ng isang araw, makapag-print ka ng at least one page. Pero sa pagpiprint ng test print mo, dapat lahat ng ink magagamit mo. Katulad nito, pwede ka naman mag-download ng ganitong image sa Google. Then, ito yung gawin mong test print. Daily print niya. Para at least lahat ng kulay magagamit. Then, second, na maintenance is halimbawa, sa loob ng isang araw, marami kang tanggap or talagang sabihin natin bugbog masyado yung printer mo. So kapag ganun nakikita nyo na yung bumababa yung quality ng printout ng printer nyo, nagkakaroon ng line or nagbabago yung quality niya, ang gagawin nyo lang is mag head cleaning, no cell check, tsaka power ink flashing. So sa pangatlo naman, syempre may mga bagay na hindi inaasahan. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, 'di ba? Kailangan niya everyday niya siyang ginagamit or everyday kayo magpi-print. Pero minsan may pagkakataon na sa loob ng isang araw talagang hindi kayang mag-print. Tulad ng halimbawa, nag-brown out sa lugar niyo at medyo matagal ang brown out. So natural hindi ka makakapag-print. Or halimbawa naman umalis ka ng mga ilang araw, hindi ka nagbukas ng shop. At natural din, hindi ka rin makakapag-print or may mga biglaang lakad ka. So kapag alam mong hindi ka makakapag-print ng mga ilang araw, ang dapat mong gawin is kailangan mo ng cleaning solution. Ito po, cleaning solution at syringe. Ito, ilalagay lang naman natin to doon sa cupping ng ating printer para hindi siya matuyuan or hindi mag-build up ng pagtigas ng mga ink. So, paano nga ba ginagamit ito? Yan ang ituturo ko sa inyo. Actually, meron shortcut yan eh. Kahit hindi mo nabuksan itong pinaka-casing ng iyong printer, pwede. Yun yung pinaka-shortcut na gagawin. Pero, sa gagawin natin, kakalasin natin to. Dahil ipakikita ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat nyo linisin sa loob ng printer. Pero mamaya ituturo ko rin sa inyo kung ano yung shortcut na sinasabi ko. Wala, yung ganung issue, kadalasan nangyayari yan dun sa ano, sa pigment. Dahil, kumpara dun sa sublimation ink, mas malapot kasi yung ink ng pigment compared dun sa sublimation. Kaya, mas madaling mag-build up ng pamumuo ng ink dahil nga malapot yung ink ng pigment. So, kalasin ko muna itong pinaka-case ng ating printer. So, kalasin muna natin yung pinaka-casing ng ating printer. Then, ipakikita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan yung linisin. So, syempre, alam naman natin lahat ng gamit or bagay is mauuwi naman yan sa pagkasira at pagkabulok. Pero, syempre, kung marunong kang mag-maintain ng gamit mo, mas mapapatagal natin yung kanilang buhay at serbisyo. At higit sa lahat, makakaiwas ka sa biglaang gastos, lalo pagdating sa mga gamit mo. Pero itong ginagawa ko ngayon, disclaimer lang, hindi ko sinasabing ito yung standard na pamamaraan kung paano i-maintain yung printer. Sa akin lang naman, ito yung way ko kung paano siya i-maintain base sa aking obserbasyon tsaka experience.
So, hindi ko naman sinasabing ito talaga yung standard na dapat nyo gawin. Pero, para sa akin kasi, effective naman to. At, okay naman yung ganong maintenance na ginagawa ko. Kaya kung meron kayong any suggestion or comments, or kung meron kayong iba pang paraan kung paano siya linisin, pwede kayong mag-comment dun sa ating comment box. At personal ko siyang binabasa. At kung may katanungan din naman kayo, mag-comment lang din kayo at sasagutin ko yun abot ng aking makakaya. So ayan, nakalas na natin yung casing ng ating printer. So ito yung printer head at nasa ilalim na ito yung pinaka-cupping. Okay lang kahit na hindi siya naka-power on. Itutulak lang natin ng kaunti yung pinaka-stopper niya para magkaroon tayo ng access dun sa cupping. Nasa ilalim kasi ng printer head yung pinaka-cupping eh. So, teka. Pakita ko sa inyo. So, ipakikita ko sa inyo kung ano yung imumove natin dito na stopper para magkaroon tayo ng access dun sa cupping ng ating printer. Sensya na ako medyo magalaw kasi hawak ko lang yung ating blurred eh. Teka. Yan. Teka, kita ba? Teka. Yan. Teka. So, na-move na natin yung head ng printer, no? So, ito yung cupping na sinasabi ko. At dyan tayo maglalagay ng cleaning solution. So, kung napapansin nyo, may mga ink na nagkalat. So, yan yung possible na ink na titigas or magbi-build up ng panindigas ng mga ink. So, yan yung isa sa mga dapat natin linisin. Ang gagawin nyo lang, gamitan nyo na ito ng cleaning solution. Mura lang naman to, mabibili nyo to dun sa mga printing shop. Maglagay lang kayo ng konti dun sa cotton buds in dulo. Yan. Tapos, ano naman lang. Tapos punasan nyo na lang mga gilid-gilid. Yan. Para malinis lang. Para maiwasan yung pamumuo. Kasi katagalan, pag naipon yung ink dyan, yun, dyan na mag-uumpisa yung mga namumuong ink. Babasain nyo lang yung liquid solution. Yung dulo ng cotton buds. Tapos isang tuyo. Inuuna ko muna yung dito lang. Pero lilinisin din natin yan. Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin buksan yung printer. Or kailangan natin tanggalin yung case ng printer. Para malinis natin to. Yung mga gilid-gilid. Ayan.
Tsaka nga pala ito, no, isa pa to. So, dapat nyo rin yung linisin. Yung pinaka-rubber na to. Yan. Ito, rin, ito yung parang pinaka nagsuswipe dun sa ano eh. Sa printer head. Ayan, katulad na ito, napapansin nyo, meron siyang, yan, yung mga ink na naninigas dyan. So, yun yung mga kailangan natin matanggal dyan. At, na nagiging dahilan ng madaling pagkasira ng inyong printer. Ayan, o. Kita ba? Yan. O, di ba? Ito, lilinisin nyo rin yan. Bali, ano to, rubber yan eh. Yan. Bukod sa rubber na to, lilinisin nyo rin yung gilid ng cupping. Yan. So, kita ba? Yan. Ito. Yan. Rubber yan, yun yung magsuswipe yan dun sa ano eh, sa head ng printer. Kaya kailangan tanggalin din yung mga nanigas na ink dyan. Yan. Tapos, ito rin. Yung gilid, kailangan din linisin yung gilid ng ano, ng cupping. May goma rin yan eh, ito. Goma yan nasa gilid yan. Ayan, kung napapansin nyo, may mga nagbibuild up din na ink. Sa katagalan, pag di nyo nalilinis yan, titigas yan. Tapos, pag nasira yung pinaka-rubber nyan, dun na magkakaroon ng problema sa inyong printer. Ayan o. Ayan. Kita nyo ba? Ayan o. Ayan. Mga nanig... Ano yan? Mga namumuong ink sa gilid. Pero, sa paglilinis nito, iingatan nyo masira yung goma na yan. Dahil yan yung tumatakip dun sa ano eh, sa printer head. So, pag nasira yan, magkakaroon na ng singaw. Kung nalinis nyo na yung gilid ng cupping, kaya itong goma na to, tulad nga ng sinapoy ko sa inyo kanina, kung hindi talaga may iwasan na hindi kayo makapag-print ng mga ilang araw, eto, yung gitna na to, lalagyan nyo lang yan ng cleaning solution. Teka lang. So, ito. Ganito po ang paglalagay nyan. So, ito. Yung syringe, meron na siyang laman ng cleaning solution. Kung hindi nga kayo makakapag-print ng mga ilang araw, lalagyan nyo lang yan ng cleaning solution. So, mas maganda kung pupunuin niya yan. Ito. Ito. Yan, lalagyan niyo lang ng cleaning solution yan. Yan. Yung ganyan, okay na yan.
Tapos, pwede nyo nang ibalik yung inyong yan. Yan. Pwede nyo nang ibalik yung head. So, yun yung dahilan kung bakit kailangan natin tanggalin yung casing ng ating printer. Kung lilinisin nyo yung cupping tsaka yung rubber na nandun sa gilid. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung sinasabi ko kaninang shortcut na hindi mo na kailangan tanggalin yung casing ng ating printer. Kung lalagyan mo lang naman ng cleaning solution yung cupping. So, dahil bukas na siya, syempre, kailangan punas-punasan nyo na lang din. So, ayan, ibalik ko na yung case ng ating printer. So, nakita nyo na kung paano ko minimaintain yung aking printer. Pero, yun nga, no? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko sinasabing ito yung standard na pamamaraan. Bagay, sariling pamamaraan ko yun. At nakikita ko naman effective. So, nasa sa inyo na yun kung gagawin nyo rin yun. Then, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung hindi nyo naman lilinisin yung loob, at kung nalinis nyo na to before, at lalagyan nyo lang naman siya ng cleaning solution, para hindi na kayo masyado mahirapan, pwede namang hindi na buksan ito o tanggalin yung casing ng printer. Tulad din ng ginawa natin kanina, yung parang pinaka-stopper niya, gamitan nyo lang siya ng screwdriver. Abot naman yan eh. Pakita ko sa inyo. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, yung shortcut, no, dito na natin sa sublimation gawin. Tulad ng ginawa rin natin kanina, imumove lang natin yung parang pinaka-stopper niya para magkaroon tayo ng access dun sa cupping para mamove natin tong printer head. Ito, gamitan nyo lang ng screwdriver. Abot naman yan eh. Ito to. Ayan o, ito. Kita nyo naman yan o. Itutulak nyo lang yan. So, once na natulak na yan, pwede nyo na itong iurong. Ayan o. So, kita nyo na yung cupping. Yun. So, ang gagawin nyo na lang, maglagay na lang kayo ng cleaning solution sa syringe. Tapos, abot naman yan eh, ng syringe. Tapos, lagay nyo na lang ng cleaning solution yung cupping. Oh, yun. Okay na yun. Yun lang naman eh, kung hindi nyo nalilinisin yung gilid ng ano, ng cupping or yung mga iba pang nanikit dun na mga ink. Diba? Pero kung tutusin, abot pa rin naman yan eh. Yan. Cotton buds. Ito yung parang pinaka-rubber. Kasi tulad nyo na sinabi ko sa inyo, diba? Compare sa sublimation, hindi naman malapot ang sublimation ink. Not unlike dun sa pigment. Talagang napakalapot niya. Kaya, may tendency talaga siya na mas mabilis siyang matuyo at mas mabilis siyang magtutong. Ayan. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo dito sa ating simpleng tutorial. Yun nga pala, kung nagustuhan nyo yung video natin, i-hit nyo lang yung like. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dun sa aking channel,
paki-hit nyo na rin yung subscribe button. At isama nyo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga bagong video, is ma-update ko po kayo. So, yun lang po at maraming salamat po. Kita-kits tayo sa susunod kong video. Salamat!